Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawain at pagpapahayag ni Kristo ang tumutukoy sa kanyang diwa. Nagagawa niyang kumpletuhin ng may tunay na puso yaong ipinagkatiwala sa kanya. Nagagawa niyang sambahin ng may tunay na puso ang Diyos sa langit. At hinahangad ang kalooban ng Diyos Ama ng may tunay na puso. Natutukoy ang lahat ng ito ng diwa niya. At gayon din ang likas na pagsisiwalat niya ay natutukoy ng kanyang diwa. Ang dahilan na tinatawag ko itong ang likas na pagsisiwalat niya ay dahil hindi panggagaya ang pagpapahayag niya. O bunga ng pinag-aralan ng tao, o bunga ng maraming taong paglilinang ng tao. Hindi niya ito natutuhan o ginayakan ang sarili niya nito. Salip, likas ito sa loob niya. Maaaring ikaila ng tao ang kanyang gawain, ang kanyang pagpapahayag, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang buong buhay ng normal na pagkatao. Ngunit walang makapagkakailang sinasamba niya ang Diyos sa langit nang may tunay na puso. Walang makapagkakailang dumating siya upang tuparin ang kalooban ng Ama sa langit at walang makapagkakaila sa katapatan ng paghahanap niya sa Diyos Ama. Bagamat hindi kaaya-aya sa mga pandama ang kanyang larawan, hindi nagtataglay ng pambihirang pagmamagaling ang pagtatalakay niya, at hindi kasing nakawawasak ng lupa o nakayayanig ng langit ang gawain niya na tulad ng inaakala ng tao. Siya talaga si Kristo na tumutupad ng may tunay na puso sa kalooban ng Ama sa langit. Ganap na nagpapasakop sa Ama sa langit at masunurin hanggang kamatayan. Ito ay sapagkat ang diwa niya ay ang diwa ni Kristo. Mahirap para sa tao na paniwalaan ang katotohanan ito. Ngunit ito ay katunayan. Kapag ganap nang natupad ang ministeryo ni Kristo, magagawang makita ng tao mula sa gawain niya na ang kanyang disposisyon at katauhan ay kumakatawan sa disposisyon at katauhan ng Diyos sa langit. Sa oras na iyon, makapagpapatunay ang kalahatan ng gawain niya na siya talaga ang salitang nagiging katawang tao at hindi katulad ng laman at dugong tao. Bawat hakbang ng gawain ni Kristo sa lupa ay may kinakatawang kabuluhan. Ngunit ang tao na nakararanas sa aktwal na gawain ng bawat hakbang ay hindi magagawang maunawaan ang kabuluhan ng gawain niya. Lalo na ito sa ilang mga hakbang ng gawaing isinasakatuparan ng Diyos sa ikalawang pagkakatawang tao niya. Karamihan sa iyong mga nakaririnig o nakakikita lamang sa mga salita ni Kristo, subalit hindi pa siya kailanman nakikita ay walang mga kuro-kuro sa gawain niya. Yaong mga nakakita na kay Kristo at nakarinig sa mga salita niya, gayon din ang nakaranas ng gawain niya, ay nahihirapang tanggapin ang kanyang gawain. Hindi ba ito dahil hindi ayon sa panlasa ng tao ang kaanyuan at ang normal na pagkatao ni Kristo? Yaong mga tinatanggap ang gawain niya pagkaraang umalis si Kristo ay hindi magkakaroon ng ganoong mga paghihirap dahil tinatanggap lamang nila ang gawain niya
at hindi nakikipag-ugnayan sa normal na pagkatao ni Kristo. Hindi magagawang ilaglag ng tao ang mga kuro-kuro niya sa Diyos at sa halip ay marubdob siyang sinusuri. Dahil ito sa katotohanang nakatuon lamang ang tao sa kaanyuan niya at hindi magagawang makilala ang diwa niya batay sa kanyang gawain at mga salita. Kung ipipikit ng tao ang mga mata niya sa kaanyuan ni Kristo o iiwasang talakayin ang pagkatao ni Kristo at magsasalita lamang sa pagkadiyos niya na ang gawain at mga salita ay hindi matatamo ng kahit sino mang tao, mababawasan ng kalahati ang mga kuro-kuro ng tao. Kahit sa saklaw na malulutas ang lahat ng mga paghihirap ng tao.